Sinishare ko to kasi gusto kong mabash. Gusto kong mabash ng mga ano, ng mga nagrarabbit. Hindi, sinishare ko to para ano, para ma maiwasan nyo rin yung mga ganitong pagkakamali. Tarang! So, hello guys! Hi! A few moments later. Yan, medyo, ano na, medyo maayos na yung buhok ko. Maabaan eh. Tsaka inabutan ako ng ulan, my goodness. So, hello guys! Welcome back to my channel. Ngayon, pag-usapan natin yung pagkakamali na hindi ko inaasahang mangyari. Kasi, ano eh, yung tulad nung sabi ko yung last time na yung sa vlog ko before, may nangyari na di inaasahan. So, eto na yon, eto na siya, at eto na siya yon. Okay? So, ngayon, pag kasi pag nag-aalaga ka ng rabbit, may ano yan eh, may tawag doon, may breeder age na tinatawag. So, kapag halimbawa, nasa 6 months na sila, ready to breed na. Pero once na na-breed sila ng mga, halimbawa, 4 months or 5 months, minsan, nagkakaroon kasi ng ano, ng abnormality sa mga anak, or pwedeng hindi sila healthy, or mga abnormal nga, inulit ko lang. Tapos, ano, yung tawag doon? Yung sa bilang ng mga kids, nagka-ponti lang. So, usually kasi yung mga rabbit, nakaka-produce sila ng mga, ano, ng mga 7 to 10 na, ano, 7 or higher pa. So, nakaka-produce sila ng ganun kadami. So, kapag halimbawa, maaga sila nag-breed, may possibility na maging ponti lang yung anak nila, wala ng baka pwedeng ano lang, tatlo, apat, so konti yun para sa mga breeder talaga. So ngayon, ang nangyari, nung, back camera, pasok nga! Yan, so ang nangyari, kung makikita, kung mapapansin nyo sa mga ano ko, sa mga, bubuksan ko na, hindi pa ako maglinis, my goodness, ang gano'n ko. Tsaka, ano, pinakain ko sila eh, kaya di pa ako nakapaglinis. Yan, bubuksan ko yung ilaw kasi medyo madilim sa loob. So, ngayon, kung mapapansin nyo before, ito yung, ano niya, yung dati kong kulungan. So, yung dalawang babae, dito siya nakalagay. Diba? So, si, ano, si Hanabi, tsaka si Kadita, dito sila. Then, si Dairot, tsaka si, ano, si Tigril, dito naman sila sa kabilang side. So, anong nangyari, nung ginagawa ko tong mga to, nung natapos ko na tong part na to, yung isang cage. Tapos gagawin ko na yung ano, yung isang cage. Ang nangyari doon is napagsama ko yung parehas na lalaki. Este yung parehas na ano, yung parehas na magkapares talaga. So, babae lalaki yung napagsama. So, ang pares kasi yung si ano, si yung dalawang puti saka yung ano, yung brown na crossbreed sa New Zealand tsaka ano, Lionhead tas yung gray din. So, yun yung pares dapat. So, napagsama ko yung dalawa. So, yung puti, since dito yung ano, yung, diba, territorial naman kasi yung ano, yung ay! Diba, territorial yung ano, ay! Front cam, pasok ulit! Ayan, so, tulad ng ano, ng sa behavior ng mga rabbit, territorial. Ang nangyari kasi dito sa side na to, dito. Sa side na to, ano, teritoryo ng mga lalaki. So, napagsama ko yung puti tsaka yung pareha sa puti. So, dito naman, teritoryo naman ng mga babae. So, pinagsama ko dito si ano, si Tigril tsaka si Kadita, yung brown tsaka gray type. So ngayon, since teritoryo to ng mga babae, kahit na nandito, nalagay ko dito yung lalaki, walang nangyari.
walang nangyaring breeding. Hindi sila nag-talik kasi hindi nakasampay yung ano eh. Siyempre, since teritoryo to ng mga babae, malikot sila. So, ang nangyari, habulan lang sila sa loob. So, hindi sila nakapag-breed. Pero dito, since ito yung pinaka ano, ito yung pinaka, tawag doon, yung pinaka teritoryo ng mga lalaki. Nung nalagay ko yung isang babae, wala, di na siya nakapalag kasi teritoryo to nung ano eh, nung mga buck eh. So, yung doe, eh, ano na, na-breed sila. Di ko alam kung ilang ano eh, ilang beses sila nakapag-breed. Pero, na napansin ko na lang nung last na, huli na, nakikita ko na nakapag-breed sila. So, nangyari, nung i-check ko na yung ari nung babae, pamula-mula, tapos, yung sa lalaki naman, parang may dugo. So, tapos yung nakita ko pa na nakasampa, tas biglang nabuwal. Ayun. Tas dun ko naalala, ano nga pala, hindi nga pala dapat sila pwedeng magsama doon kasi babae lalaki. So, sinishare ko to kasi gusto kong mabash. Gusto kong mabash ng mga ano, ng mga nagrarabi. Hindi, sinishare ko to para ano, para maiwasan nyo rin yung mga ganitong pagkakamali minsan na kahit ako, di ko naman inaasahan eh. Di ko naman gusto rin na ano, ang puti ko sa ano eh. Ano kasi, liwanag. Ano bang dapat mong gawin? So, di ko rin naman to ano, inaasahan. Di ko rin naman gustong mangyari to. Kasi yung mga alaga ko, all in all, ano pa lang sila eh. 4 months, so magpa-5 months pa lang sila sa darating na... Basta, hulaan nyo na lang, mga 2022. Ha? So, magdaano pa lang sila, magpa 5 months pa lang sila. So, 4 months. So, hindi pa sila umabot sa breeder age. So, ang ano ko dito, ang concern ko lang, kung halimbawa na ano sila na kung halimbawa makapag-produce man ng pits yung ano, yung babae kong ano, New Zealand. Hindi ko siya babae, yung alaga ko. Yung alaga ko na New Zealand, sana ano, healthy na lang. So kung hindi man siya makapagbuntis, much better kasi di ko naman talaga gusto na mag-breed sila ng maaga. So sana ano lang, kung mabubuntis, sana healthy, saka sana walang mangyari sa ano, sa doon natin. So, kung halimbawa, mabuntis naman, mga anak, sana, ano na lang, healthy na lang. So, kahit ano, kahit konti lang yung bilang ng mga kids, okay lang kasi, di naman talaga, ano eh, wala pa sa breeder age. So, tawag dito, ano lang ito eh, tawag doon, ay! Hindi kasi ako scripted! Walang script to, my goodness! Basta yun! Ulitin ko lang, sinishare ko to kasi para maiwasan nyo rin yung mga pagkakamaling ganito na ano talaga eh, hello! yung mga ganitong pagkakamali kasi as a breeder, hindi mo gugustuhin na mangyari yung mga ganong pagkakamali. Aww. Kung ibabash nyo ako, iwas nyo yung mga mukha nyo, bahala kayo sa buhay nyo. Reminders lang din to, saka ano, para ma-prevent yung mga ganitong pagkakataon. Basta! So kung ano, segue ko lang, kung hindi kalabisan sa inyo, kung hindi kalabisan sa inyo, pwede nyong i-click yung subscribe button kung hindi ka naka-subscribe para makabalik ka sa channel ko. Tapos balik-tingin mo yung bell para ma-notify kita every time na may kalokohan ako. Kalokohan mo lang ba to? Bahala na kayo sa buhay nyo. So ngayon, shoutout pala sa ano, sa pinsan ko. Si Rose Ann Ocampo. Hi, hello. Shoutout din kay ano, kay Eunice Casabena. Drop ako ng link sa description. Sister-in-law ko, nag-vlog din siya. So, supportahan nyo rin. Ano ba? Shoutout.
Shout out kay ano, kay RJ Soto. Sama kasama ko dito sa bahay. Tsaka ano? Basta siguro ano, next vlog ko na lang is yung daily routine ko ng ano, daily routine ko sa pagpapakain ng mga rabbit, ng mga BBM ano. So, yun na lang siguro yung next next video ko. So, abangan niyo na lang kung interesado kayo. Kung hindi, eh wala akong magagawa. Kung interesado kayo, hi! Thank you. Tapos ano? Siguro ay, eto, baka mamaya basta kung darating yung weighing scale ko, isisingit ko na lang din. Pero yung ano, yung daily routine ko, yun yung next vlog ko. So, back camera. Bye-bye.